So what's up mga kumag? I'm back, ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Jinan. So ito na guys, yung pinakaiintay ko, pinakaiintay natin, pinakaiintay nyo. Nasa finals na naman tayo ng isang tournament, palakpakan natin yung sarili natin. Pang ilang tournament ko na to ngayong taon. So inuna ko na dyan yung dalawang sunugan. Yung Isa Buhay 2021, yung Pedestal, yung One Up Season 1, tas ito, alam, pang-anim na ata natin 'to na tournament ngayong taon. Nag-start tayo, konting recap lang. Nag-start ako mag-content July 1. Since July 1 up to now, hindi ako pumalya sa pag-upload. So, kahit bilangin niyo yung days ng July 1 up to December 26 ngayon. So, bilangin nyo yun. Nasa 183 days na yun. So, pang 183 vid na natin to. So, congrats sa atin. Thank you sa mga sumuporta. Thank you sa mga nag-subscribe. Thank you din sa mga nanonood na hindi nakasub. Thank you pa rin sa mga nag-unsub. Yun. Maraming salamat sa inyo. So, pero sa mga nanonood sa akin na hindi nakasub, pwede nyo naman pindutin yung subscribe button, di ba? Tulungan nyo akong maabot natin yung 1K subs. So, yun. Medyo mahaba yung battle. Hindi ko na kailangang patagalin pa tong intro. Hindi na ako magbibigay ng insights. Deserve nila parehas. Nakita ko naman yung run nila sa tournament. Kitang-kita ko yun. Sobrang lakas ng dalawang to. So, deserve nila maglaban sa finals. So, tignan natin. Nakaka-excite yung battle. 43 minutes. So, bakbakan. Dikdikan yung mga bara to. So, umpisa na natin to. Pero, lagi kong hinihingi sa inyo yung 1K subscribers. Tulungan nyo ako dun. 1K subs. Baka naman. So, congrats sa atin. Pang-anim na tournament from July up to December. So, wala pang isang taon eh. Nakaka-anim na tournament na tayo. So, maraming salamat sa inyo. So, umpisa na natin to guys. Tulungan nyo ako maabot yung 1K. Subs, okay? So, let's go! TMRC, pasakan na to! Yun! Nanalo ng boss ko, si Janel! Pinili na mauna si Dave Denver! Okay. Unang bang para kay Dave Denver! Finals, pakigan natin Dave Denver! Let's go! Yo, freestyle muna! Go. Let's go! Pinauna ni Janel, si Dave! Okay, bakbakan to. Sa chat, nagamon ng pustahan. Tapos biglang umatras. Nagmukha lang siyang tanga. Pamukha mo si Boy Tapang, duwag ka naman pala! Bad way game! Game! Lamang daw si Chanel kung delivery usapan. Di naman ako papayag, mga chong. Kasi mas intense na yung paghayag ko this time, kaya asahin nyo na siya ang makakahon. Kaya sinong manok nyo? Siya o ako? Di na dapat ito itanong kung pick nyo si o D, kasi ito'y C o D. Magbabayad ka sa delivery ko ngayon. Magbabayad ka sa delivery ko ngayon. Shit. Okay, good. Good point. Ako yung rookie na undefeated. Itanong kung pick nyo sa manok nyo. Siya o ako? Di na dapat ito itanong kung pick nyo si o D, kasi ito'y C o D. Magbabayad ka sa delivery ko ngayon. Shit, angas nun. Ako yung rookie na undefeated. Di nagpapatalo. Lahat nilalagpasan. Ganyan talaga pagbago. Ayaw nagagasgasan. Ang sinasabi niyong pag di pa natatalo, di pa tunay na sundalo, ulul. Ang dami ko lang ang pinatay sa pagratrat. Hindi pa pumapalpak. Palaging mataas yung grado, di makitaan ang bagsak. Ikaw, tagala section ka, di ba? Kaya asahan mo ng mababa makukuha mong marka. Iyong pagiging walk daily. Mga hurado, bibigyan ka ng pula. Parang bloodletting. Malabo ka sa aking makatapat. Kahit ibigay pa yung A-game, we're not on the same page. Ako dito yung magkakampiyon. Alam kong tanggap mo na in the first place. So, okay. Cut muna natin. Comment lang ako doon. Ang ganda nung panimula niya. Yung freestyle niya.
hindi ko na-count yun. Hindi ko na-count yung freestyle niya. Pero yung pagpasok ng first line niya, tapos pumalo sa kung bet nyo si C o D, pwes ito'y C o D, magbabayad ka sa akin delivery. Solid nun. C or stands for Chanel, tsaka D stands for Dave. C o D, magbabayad ka sa akin delivery. Ang angas nun. Tapos, yan, umuulan na ng mga punches dito simula nung na-spit niya yun. Yun. So far, meron akong dalawang haymaker na tipuhan. Una yung COD. Yung pangalawa yung... may isa pa, nakalimutan ko tuloy. Basta, malakas yung isa. Kalimutan ko lang. Ulitin na lang natin. Game. We're not on the same ayun, page. Ayun, ito. Yung in the first place. Ako magkakampion dito. Tanggap mo na in the first place. So, ang ganda din. Ang ganda nung scheme na yan. Ako dito yung magkakampion. Alam kong tanggap mo na in the first place. Wala kang tumatak na linya sa turna bukod sa pagnay nung malinaw yun na pambugok. Sige na, bigay kayo tumatak na linya ni Tulok. O, bigay kayo. Finalist na walang tumatak na linya. Pilit mag-bars, pilit mag-wordplay. Kaya paano mo nasabi na ikaw ay battler, mangmang? Mga tao ay nag-effort. Pinakabot mo ba ng stage 4 para patunayan na ikaw ay cancer ban-ban? Diba, idol mo yung ransom? Tangaina din naman si Saki, ganyan. Kung si Saki, baby Jack, ikaw jack of all trades kasi master of none. Hey, porket nag-slant rhyme ka na din, ikaw ay awesome na. Skills mo, di nag-blossom yan. Kung si Saki, moro, ikaw moron ka. Bonus round. Para sa inyong kaalaman, dati po siyang speedrapper. Sa mga unang niyang battle, kumakwadruple time pa nga yan yung dila niya, Romar. Ika-anim na chakra pa, kanyang stilo, pang fatal sign nga yung pasada. Tapos biglang switch sa Saki moves. Ang bangis mo ba ilang yaka? Kung noon numerous yung style, ngayon numerous yung style. Kasi daming style yung ginagaya. Numerous yung style, okay. Saki dahil uso. Ang ganda nun. Numerous yung style ngayon, numerous yung style sa dami ng ginagaya. Good. Ang ganda nun. Pero naghahanap pa ako ng isa pang linya na malakas para so far tinitimbang ko pa. Medyo nakukulangan pa rin ako kasi kilala ko si Dave, malakas yung mga baon nitong bara. So naghahanap pa ako ng mga one punch line. So alam niyo naman kapag mayroon na akong linya na nagustuhan, sinasabi ko na tapos na yung laban. Pero so far nalalakasan ako sa mga linya pero wala pa akong natitripan na or hindi ko pa masabi na tapos na yung laban. Tignan ko pa, makikinig pa ako. Para maihak pang yung career, gumamit pa ng ibang sapatos. Yung dating nagpuklo, ngayon sa Saki moves. Ang bangis mo ba ilang yaka? Kung noon numerous yung style, ngayon numerous yung style. Kasi daming style yung ginagaya. Ginagat style ni Saki dahil uso. Para maihak pang yung career, gumamit pa ng ibang sapatos. Yung okay. Dating nagpuklo, ngayon sabay na lang sa agos. Pansin ko lang, Saki. Dumadami na tamod mo dito. Kung kani-kanino ka na nagkasupling. Pero sa bagay, ganyan naman talaga. Maraming bitch kapag Muslim. Shit! Ayun, malakas yun. Malakas yun. Ganyan talaga pag Muslim, maraming bitch. Okay, di ko na... Sa mga kapatid nating Muslim diyan, syempre gets na nila 'yon. Hindi na ako mag-explain doon. So 'yun. Hindi ako against sa sa inyo. So ano lang, nag-react lang ako doon sa linya, pero 'yun. Respeto. Respeto sa mga kapatid nating Muslim. Oh, kung kani-kanino ka na nagkasupling. Pero sa bagay, ganyan naman talaga, maraming bitch kapag Muslim. Lakas nun. Ano pa, bitch? Iyaw di puta, anak ni Saki kay Luxuria. Ano nga ng pagkakasala? Di mo alam yun? Yung Muslim kumain ng baboy, tangay na aram yun. Kick in, isa pa. Manual kahit walang kwenta mga binara. Sa pa. Kasi wala namang bumaon na tira, panay banggaan lang, parang kantutan ng lesbiana.
Yung pag-push niya lang kay Lord pumatak sa mga tao. Hindi yung mismong salita niya. Kasi yung sulat walang force. Ang inatingin ko sa'yo, Sol, sa pagtutulak lang nakilala. King, inang lakas. Ang lakas ni Dave dito. Sunod-sunod, dikit-dikit. Yung mga hindi lang malalakas na bara yun. Haymakers pa yon, crowd reaction pa yon, shit. Solid, solid. Sobrang desperado, pati pagtulak ni Saki kay Romano, naisip mong gawin. So, sa mga hindi nakakaalam, sa sunugan, naglaban kasi si Zaki, tsaka si Romano sa quarters ata yun. So, nagkainitan yun, nagkatulakan. So, ang ganda nun, nabutasan pa ni Dave yung nangyari na yun. Ginaya mo pagtutulak ni Saki, sana makulong ka rin! Patay! Nagaya mo nga yung pagtulak, pero lakas. Hindi yung galing niya sa siling. Habang skills na ano harap yan, walang itulak ibigin. Kino-call out mo ba si Kuya Wilson? E gaya-gaya ka lang naman. Di ka nakakamangha. Sa bagay, ganyan talaga pag pinipilit makuha yung ransom. Tumatawag sa nakakatanda. Dito sa turna, grabe daw yung kaya niyang ibigay na damage. Di mo pa rin ako kaya madaig. Kung ikaw yung raptor, ako rapture tong didi. Doomsday ang hatid. Sobrang pusi mo sa bid. Feeling factor na eh sa pagiging wex. Ikaw naman ang best example. Habang ako, inubos ko mga taga-ekisan. Kaya sino sa atin ni X-Factor? Umagot ka ng finals. Kasi nag-joke si Lord at Apollo. Gusto ang kalaban mo, todo naghanda. Kaya malabong mapatapaw to. Di mo na ako mapapatay sa joke. Triangle na natakasan. Woohoo! Tapos na, tol. Tapos na. Tapos na yon. Triangle nga. Natakasan ko. Dave. Dave. And ang lakas nun. Joke triangle nga. Kasi nag-joke si Lord at Apollo. Gusto ang kalaban mo. Todo naghanda. Kaya malabong mapatapaw to. Di mo na ako mapapatay sa joke triangle nga natakasan ko. Sa mga hindi nakakaalam noon, yung triangle, isa yun sa mga estilo sa MMA, sa UFC, triangle choke. Ayan. Kapag naka-triangle choke, kasi ang hirap na noon eh, magta-tap out ka na lang, hindi ka makakahinga doon. Pero ang ganda nung binanat ni Dave doon, triangle nga, natakasan ko. Solid yun. Sa bugulo nito ni pare. Huwag nyo na itanong kung bakit. Kung siya yung Ben, ako ventriloquist, cause tonight I'm gonna pop it. Ventriloquist ay naman yung inaano yung mga puppet, yung basta sa mga talent show makikita nyo yun eh, yung isang basta hirap explain eh, basta puppet yun, yun ang hirap explain eh. Sana nag-gets niyo yun. Sabi ni Dom, kaya pepe pala ayaw ni Rizal, ako yung dahilan. Pwede sa'yo ibabalik ko yan. Kitsunel na ngayon yung pepe kasi kita niyo ang tinagusan. Di ko daw siya kaya lampasan. Aba, nagyayabang na to. Porkit umabot ng finale, umaas kang kaya na ako. Pwede gagawin ko itong eksena sa libing. Eh, wag kang magmataas ba no? Kasi bago ka ibaon, meron munang bata na lalampas sa'yo. Shit. Ang pangit mo sumulat. Parang may disgrapia tong maata. Ako parang calligraphy artist. Sobrang ganda lumetra at lumathala. Kaya tumatatak. Ginya sa mga tao. Kapag tumutula ang bata, ang dami nilang nakakot. Ganyan pag umuulan ng bara. Kaya babahain ka ngayon ng punches. Dito sa defending champ. Dapat alam mo na yan. Sa title kami yung reigning. Kaya ka nga pinaulanan. Pinaulanan. Okay. Isang solid na round 1 para kay Dave. Iskuran ko na to. Perfect to para sa akin. Kitang-kita nyo naman siguro kung gaano kasiksik yung mga haymakers, kung gaano niya siniksik yung mga malalakas na
na bara sa isang setup, 'di ba? Tapos after noon, ang dami. Sunod-sunod talaga yung mga punches, kaya tapos kita niyo naman yung reaction ko sa bawat himikis na ginagawa or nagawa ni Dave sa round 1, tang inang yan. Napakalakas noon. Kailangan ni Chanel ng isang solid na linya, na bara, ng mga punches, na performance para itabla yon, itabla yung round 1 ni Dave. Pero para sa akin puta, sobrang hirap noon itabla or lamangan. Sobrang solid ng ginawang performance ni Dave sa round 1, kaya para sa akin may hirap si Chanel dito. Pero syempre, respect kay Chanel, pakinggan natin. Wala na akong ibang sasabi sa mga bara ni Dave, puta, sobrang solid noon. Round 1, kanya yun, perfect yun para sa akin. Ang daming quotable, hindi ko na isa-isa yung mga quotables. Kita nyo naman yung reaction ko sa bawat bara, bawat haymaker na binibira ni Dave. So, sapat na yun. Round 2, pakinggan natin. Ay, round 1, pakinggan natin ni kay Chanel. Badibag tayo doon, 7 minutes yata yun. Okay. Niyayabang niya, tinalo niya daw, Ikisan. Pasalamat ka sa akin, gago. Kung di ko tinurog yung ulo ng alupihan, patay ka na tarantado. Tinurungan ko daw, pustahan, sabi ni Dave Denver. Boy, inaano ko kayo, kung gusto niya ng pustahan, tapatan niyo aking 20k fucker. Game, game! Game! Eto, 2 minutes. Rekta ka na agad! Kamustahin natin yung boa, anaconda. Si Dove ang hapunan. Lamon daw sa boa matapos paikutan. Dave, sinong niloko mo dito? E di ibig sabihin, lamon din sana si Vincent kung na-speak yun na incognito. Pero naging effective yung ikot mo, Denver. Nagustuhan ka ng tao. Para kang taxi driver, inikot-ikot mo sila para mapamahal palalo. Pero walang makakapigil sa kanya para mag-champion. Kahit malalim na dagat, handa daw niya ngatiin sa gitna tulad ng sabi niya kay Aaron. Puta ko, napanood niyo yun. Sobrang solid nun sa live. Naging convincing yung paghati niya sa dagat kung may tumalsik din alaw. Kung ang bakay mo pang ibabawan ng pangalan ko, ingat lang par. Wasak-wasak mga huling sumubok na tapakan ng pangalan ka naman mga nakatapak na landmine. Di ka kayang isalba sa akin ng 4-bar setup. Katulong ng banyaga yan ang turing ko sa'yo dito. Anong laban yan sa mayat-maya nagpapakawalaan ng suntok? Parang may sadista na amo! Pag sininyo mag-rounds, katulad kanina, puro feelers. Bago sumunto, kailangan pa ng mahabang buwelo. Yan yung tipo ng kapag inutusan mo bumili ng alak bago bumalik, ubos mo yung spaghetti. Upang nila napunta tuloy sa spaghetti. Sa yelo ko lang sana yun itutugma. Ang bagal mo kasi mag-punch yan tuloy na ubusan ka! Di mo makukuha yung ring, paalala lang! Nasa kainta ka, Dave! Teritoryo ko to! Malamang tawagan nyo ng foul kasi ibang klase ako dumipensa. Walang tigil na kaldagan to hanggat wala akong nakikita na dugo. Basketball sa probinsya. Wala ka sa posisyon para magyabang boy. Baras muli magcha-champion. Kanyang height pang MVP. Diba dehin, Stol? Maganda yun, maganda yun. Diba dehin, Stol? Point guard, pero grabe dumakdak. Ano ka si Derrick Rose? Point guard, pero grabe dumakdak. Ano ka si Derrick Rose? Point guard, pero grabe dumakdak. Ano ka si Derrick Romeo? Si Javi Aro yun. Ano ka si Derrick Rose? Ano pa ang slime? Di lang basta nagpapaulan. Bagyo ayaw kong ibigay. Gusto mong testing yun. Walang halong po. Ah. Oh, sure hits na lalang din yung punchline disaster sa mukha ni Matt Hoffa. Okay. Yung mga okay, ano ha, hindi ko masyadong nagigets yung mga reference ni Chanel na sinisigawan ng iba. Pero okay naman yung so far performance ni Chanel dito. Meron lang akong hinahanap na isang malakas na linya, pero sana ma-meet 'yon. Oh, sure hits na landing yung punchline disaster sa mukha ni Matt Hoffa. Inaka. Dadali mo ako na naman sa time minutes.
Sinunod ko yung sinabi mong 2 minutes to 3 minutes per round. Kahit alam kong sira ka pagdating sa oras. Tangina, pinakita mo lang nakupal ka, di ka sumunod na maayos. Uy! Down to na lang. Nako, nabitin si Chanel dun. Hindi ko alam kung pinutol niya yung performance niya dun or yun lang talaga yung sulat niya or nag-choke siya, hindi ko sure. Pero yun nga, sabi ko nga hindi ko nagets yung ibang reference niya. Okay naman eh. Ang ganda nung ano niya, ang ganda nung kaya pala siya kinukumpara kay Zaki kasi nasa estilo niya pala is slant try. Ngayon ko lang napansin. Ngayon ko lang napansin as in. Pero kung paano siya mag-deliver, na-appreciate ko na may pagka-Zaki nga siya. Slant try Zaki din. Pero yun, medyo nakulangan ako sa ano, sa punches para kay Chanel sa performance niya dito. Bigyan ko to ng 8 puntos para kay Chanel kasi feeling ko pinutol niya eh yung round niya, hindi niya na ata tinapos yun, pero yun. 8 points para kay Chanel, 10-8 in favor of Dave. Yun lang masasabi ko sa rounds ni Chanel. Nakulangan ako sa mga malalakas na linya, mabibigat na linya kasi napanood ko si Chanel sa rounds 1, 2 and 3, 'di ba? Malalakas yung mga bira niya pero dito parang nagkulang. Okay, hindi sabi ko nga kanina kung kaya niyang kung gusto niyang tapatan yung round 1 ni Dave, kailangan malakas na linya. Pero yun, feeling ko kinapo siya doon, hindi niya natapatan or hindi niya nabasag yung performance ni Dave sa round 1. Kaya bibigay ko yung round 1 kay Dave, 10-8. Dave, round 2. Alam ba natin, Dave, may pakingin natin. Pakingin na yung mga sulat, alapadong burak. Pinatay niyo daw yung ulo, wala naman yung utak. Tapos ano, pumapangit na yung hulma mo, Chanel. Nagiging magkasing katawan na kayo ni Tito Badang. Kaya kita sinasabihan bonus round kasi bumibilog ka na. Kakalit yung kawali mo yan. Kaya sana mamatay na sa hybrid ang gagong to. Kung hindi man, baril na lang kita dito para pumutok yung batok mo. Di ka naman kasi ganyan dati. What happened, bitch? Si Gago biglang lumobo parang popper fish. Itura mo popper, tapos pinangalan mo sarili mo sa bag. Chanel, bagsik! Baboy, tas bag, dapat bagnet! Di ka na magcha-champion. Tanggapin mo na lang, bes. Pagiging mataba mo, nagsasabing di mo na kailangan ng belt. Isang bonding na Angus Rider. Alam mo kung bakit ganyan siya. Sobrang takaw, kinakain, pati yung angkas niya. Angkas Rider, pero sa battle, di marunong mag-maniobra to. Ako sulat ko, tsak na yung grand prize. Literal na maniobra ko. Ikaw sulat mo, walang connect. Kaya di makuha yung gustong ipabatid dyan sa tao. Angkas Rider ka pa naman, pero yung mga linya, di mo kayang maihatid ng maayos. Kasi sabi niya kay Arson, nakakadiri kang kainin parang Indian food. Lamon ka sa akin, Chalo Rugs. Malinaw yun. Nakakadiri kang kainin. Tapos yung punchline, lamon ka sa akin. Paano naging malinaw yun? Ganda nun, ganda nun. Explain. Kaya ang pangit mo panoorin. Akala ko ba malakas to? Tangina na itong channel, anong pinapalabas mo? Tapos bugok pa mag-pronounce. Kasi nung nakausap ko yun about sa venue, sabi nyo, buti na lang sa Allegway na ulit tayo. Masyado nang masikip sa safe house, gipot. Gipot? Giputa ka! Giputa ka! Gipo yung tanga! Ang bobo naman ng kalaban ko. Di ka dapat, Chanel, mas bagay sa'yo, shabu, sobrang lakas ng tama mo. Tapos sigaw ng sigaw, ang ingay-ingay, di naman nakakasugat yung deliver. Samantalang yung sa'kin madugo, kahit idaan ko sa whisper. Kahit di ako sumigaw, kaya kong ipakita sa kilos at dalaw na kaya ko kayong ubusin. Hindi nababasag ang throat. Matik yung bro, pinapatunayan ko lang na action speaks louder than words. Oo, tahimik lang, parang si Mark. Pero kita nila yung sipag at tiyaga, kaya maraming believer dyan. Ikaw sigaw ka ng sigaw, di ka naman pinakikinggan. Chanel, sa na-address pangalan mo, di ba? Saktong-sakto yan sa pang-mongoloid mong pag-ispit ng letra. Nakakarindi ka sa tenga. Iyong ginagawa, akala mo, tindinon par.
Chanel San Andreas CS, kaya yung delivery hindi normal. Hindi normal CS, so ang minimin niya sa CS cesarean. Sa panganganak 'yon. Okay, hindi normal. Okay, go, okay. Okay, okay. Good, good, good. Good point. Comments mga battle mo sa YouTube kasi di ka lag ng crowd at sampalin sa napili niyang rap name. Alam niyo kung bakit ba? Akala niya kasi porque Chanel siya ay mamahalin na. Ayaw sa'yo ng mga nakikinig. Di sila sa'yo bumibilib kasi ikaw ay mababaw pa nga rin. Habang ako minamahal ng mga tao, pagtingin nila sa'kin malalim. Pagtingin malalim, may ugnay pa sa damdamin yung pinupunto. Ganyan magpakitang gilas, sinasamahan ko ng puso. Gilas, puso. Wala ang puso. Okay. Kasi tactics na sa battle, harassment. Linyaan ito, bubugbugin kita. Babaliktad ka sa suntok ko. Yan laging banggit sa katapat. Pagiging genya in real life, ina-apply maging sa battle para lang masabing sumasapak. Mas magkaiba tayo ng mindset. Sa ibang aspeto ko, nagyayabang. Hindi ako mahilig makipag-away pero maraming nag-aabang. Yeah! Good boy sa tunay na buhay. Pero sa laro, nagiging beast mode real talk. Totoo yun, guys. Cut ko lang dun. Cut ko lang dun sa good boy sa totoong buhay. So, ang bait ni Dave, ba? Approachable siya. Actually, nung December 18, na nanood ako ng live ng finals, yung Lusong 4, nakikita ko na si Dave. Hindi ko lang siya pinapansin kasi syempre akala ko magiging awkward or hindi ako papansinin or baka sabihin na sino ka, ganyan-ganyan. Pero nung nanonood na ako ng, nandun na ako sa venue na sa nasa garage na ako, nagulat ako pagkakita niya sa akin. Sabi niya, uy, si ano pala to, si Judge pala to. So, shoutout sa'yo Dave, hindi ko akalain na sobrang approachable mo. So, ayun. Tapos nakausap ko pa siya after nung battle niya, before ng battle niya against Apollo, tsaka yung after, tangina, nakausap ko pa siya doon bago sila umuwi. Nakausap ko pa si Dave, kaya respeto kay Dave, sobrang bait niya. So sana ma-meet ko pa ulit sila Dave, sila Blaser, sila Boss Aussie sa mga susunod na event. Yun lang. Yung bad boy ko nag-aabang. Good boy sa tunay na buhay. Pero sa laro, nagiging beast mode real talk. Pagiging bad boy ko in game 1980s na Detroit Pistons. Oo, Detroit Pistons. Kaya kung iniisip mong madalian ka sa akin makakascore, puta pare, you're not sure. Di kita papaangatin. Parang Jordan Roy. Ikaw ang pinakawak dito sa underground. Kaya ang dali mo lang sirain. Ako kahit maliit, pero yung skill, Shaquille O'Neal, pinaka-dominante sa ilalim. Pinaka-dominante sa ilalim. Sabi ko nga, nakaraan ako si Paul Phoenix. Kasi deadly yung punches kada battle. Ikaw, Paul, ka ng Phoenix. Ang tagal-tagal mo na naglalaro, wala ka pa rin title. Oy. Sa lahat ng laban mo sa FRBL, puro... Paul ka ng Phoenix. Wait lang, wait lang. Paul ka ng Phoenix. Chris Paul, Chris Paul. Wala ka pang title. So ayun, Chris Paul 'yon. Nagets ko, nagets ko yung linya niyan. Kapetok. Ako isang beses ko lang ginawa 'yon, siya inaraw-araw na pangbisita. Kada battle puro kapos. Kaya paano aabot yung tira? Tapos di pa marunong mag-rebat. Isa pa 'yung sa katotohanan ng masakit. Kasi hiram na nga 'yung estilo mo, tapos di ka pa marunong magbalik. Shit. Woohoo! Kasi siyan, hilaw ka pa! Yan ang sabi ni Oxmag. Isaan tanulag na Goplax. Kaya Dope, anong sinasabi mong di ako marunong magdota? E kitang-kita nga on-cam kung paano ko pinatay kahit Roshan. Sabi ko nga, ikaw ay Roshan. Eh dito sa one-up, may smackdown. Binigyan ka ng dalawang buwang palugit, ba't di pa naisipan na mag-back out? Ikalawang round, panigurado. Itong Bonji na'y mananakout. O Channel 2 pa lang to, pero ngayon ka mag-shutdown. Woohoo! Lakas nun. Pero medyo hindi ganun kasiksik yung mga haymakers ni Dave dito. Napansin ko ha, yung round, pansin ko yung laban niya kay
laban niya kay pangalan nito, Dof, yung laban niya kay Dof. Alam ko ang comment ko doon medyo malakas din kasi yung round 1 ni Dave kay Dof, tapos yung round 2 ni Dave kay Dof medyo humina. Ngayon nangyari na naman. Round 1 niya dito kay Chanel, ang lakas, dikit-dikit yung crowd reaction. Kita niyo naman, sobrang nagwawala. Pero yung round 2 naman ni Dave dito against Chanel, medyo bumaba na naman din. Tapos hindi ganoon kalakas yung mga crowd reaction unlike no sa round 1. So, tapos mga quotables hindi masyadong siksik. I mean, merong mga quotables pero unlike do sa round 1 na sobrang dami. Wala, wala. Pero syempre overall ang ganda pa rin, ang ganda pa rin ng performance, yung mga punto niya, yung Dota na Roshan. Hindi ako nagdo-Dota pero kilala ko yung Roshan. Alam ko 'yun. Tapos ano pa? Yung channel to pa lang to pero dito ka na mag-shutdown. Solid pa rin 'yun. So ayun, may mga reference siya na tinulugan ng crowd. May mga reference naman siya na nakuha, pero overall hindi 'yun ka-level ng round 1 niya. Kaya bibigyan ko to ng 9 na puntos para kay Dave. Yun lang kasi sana no, sana na maintain ni Dave yung power niya tsaka intensity niya dun sa round 1. Sana ganun pa rin yung round 2 niya, kaso yun nga bumaba na naman. Di ko alam kung ano na nangyari kasi twice na nangyari kay Dof tsaka ito. Round 2, from round 1 na malakas, round 2 humina para sa akin. Sayang, sayang lang. Pero overall puta, malakas pa rin yun. 9 points pa rin yun para sa akin. Pakinggan natin si Chanel kung anong bawi niya dito. Para Chanel, pakinggan natin laban to. Okay lang. Dito ako marunong mag-rebat. Yan ang sinasabi na ito ni Kupal. Sige, okay lang. Mga sinasabi na ito, pangalan ko daw, Chanel. Puta, ginawa ng frequency ni Gago. Tanga, dapat sa'yo mag-tap. Galing magumawa ng kwento. Ano ka, si Luke? Kwento si Luke. Sige, okay, game. Okay, police. Ito pa, dito ka pala. Dehado daw ako, sabi nila. Kasi sa battle, solid 4 bar set kanyang panlaban. Ha? E puro gasgas lang pinapakita mo dito, Dave. Parang kakagaling lang sa semplang. Woo! Daan kung paano mag-champion, alam na daw niya. At lahat naman kayo sangayon. Problema lang ako para sa pera, handang sumira ng daan. Magaling na mayor. Sirahin ko na way mo. Diba sabi mo kay Ben Curay? Nung naisip ko magsulat tungkol sa buhay mo, ayoko ng dugtungan. Wow, bago, ikas mo naman. Magkahango sa linyang binanggit at ninakaw ng tatay mong si Oxmag sa laban niya kay Rafian. Pangina, naisip mo yun? Lupit mo, sir. E una na naming narinig yan sa kalaban ni Lord Manuel. Pangina, grabe magangas to. Nakakaloko. Pag binigyan niya daw ng slice si Aris, parang timbo. Kaya pala niyabangan mo si Ori ng triangulo par na yung angas mo pang street fight parang timbo slice. Dalawang beses ginamit porkat sa streets epektibo, kulong natin yan ngayon sa octagon. Pauulanan ko ng punches kanyang timbo, manamat matrion. Alam kong solid ka, technical. Debut battle mo palang wala nang duda. Biruin mo, sinabihan mo si Aris na para san pa. Nagpakawayan kung yung content di malakas at maganda. Tang ina, lupit mo tol. Linyang sinabi mo din ng semifinals kay Dolph. Ideya galing sa Bamboo kaya pinapakita malakas at maganda. Ulul! Pero wag nyo sang sisihin. Kasi alam niya daw yung tama. Saktong natapat sa yung mga triangulo. Kasi eco-friendly to na bata. Okay. Pero madami pa rin bumibilib sa'yo. Kasi sa battle. Naku, may starter siya dito. Solid 4 bar set kanyang panlaban. E puro gasgas lang pinapakita dito ni Dave. Parang kakagaling lang sa semplang. Sabi ko na ba yun? Hindi! Sinadya ko talaga yon. Kasi tingin ko sa inyo mga chismoso. Sinadya kong gumamit ng gasgas na lain. Total mo kang buong kayo interesado. Okay, solid. Solid, kaso nga lang. Okay. Comment lang ako doon bago natin ituloy. Solid yung linya na yon, kaso na-anticipate na ni Dave yung
estilo. Kasi 'di ba sabi ni Dave kanina, isang beses ko lang ginawa yung fake joke, pero ikaw parang inaraw-araw niya, something ganun. So tas ngayon nag-fake joke si Den, si Chanel. So para sa akin malakas naman yung fake joke na yon, pero dahil nga parang na-anticipate ni Denver na gagamit na naman to ng fake joke, parang para sa akin nawalan yun ng impact. Malakas pero nabawasan ng impact. Ayun na lang, nabawasan, hindi naman sa nawala, malakas pa rin yun. Nabawasan yun ng impact, pero syempre pupuntosan ko pa rin yun kasi ang solid nung fake joke na yun. Yun, yun lang. Ito, mabistado ko na! Wala kang maitatago sa akin, champ! Niyabangan niya si Aaron na may wifi daw sila, kaya pala rooms mo unlimited, hindi na expired! Yeah! Naalala mo yung linya ni Mot kay Zaito? Kulay, litrato, develop, alalahanin mo, chong. O yung pinakamalapit, selfie project, Zaki versus pistol. Saktong-sakto kasi yung click selfie project na hirit mo kay Aaron, sobrang bilis siguro ng Mbps ng wifi nyo kasi kitang-kita yung bar connection. Wow! Wag kayong bumilip! Wag kayong bumilip! Tanginin nyo, line bite lang din yun. Sa pagnakaw ng line, oy, galing mo, gago. Kung sa NBA may yakalin tulad si Dave, ikaw si Jose Alvarado. Pero steel. Steel gamit okay. Mo na pundasyon. Pang ibang level na daw kanyang sulat. Okay guys, hindi pa tapos yung round 2 ni Chanel, pero feeling ko malakas na to. Tumatabla na siya dito. Tignan natin kung kaya niyang malagpasan pa. Pero solid yung round 2 ni Chanel. Talagang tibay mo ka. Amateur league, pero ibang klase kong matha. Paano galing pa sa flip top dinudura? Binalahura lang ni Dov Karindarenyo, nagrebat ka na? Palibasa kayong mga taga-tundo kung makain ang pagpap. Ha? Talaga ba? Nung sinabi mo yon, lalo ka lang naging guilty sa yung rebattal, tarantado. Siya yung taga-tundo, pero ikaw yung makilig sa pagpag kasi kinakain mo tira ng ibang tao. Kasi kinakain mo tira ng ibang tao. Uy, choke talaga. Kinakain mo kira ng ibang tao. Poking ina mo. Time. Ay! Sayang, tang ina mo. Chanel, buta kung mapapanood mo man tong laban na to, ibibigay ko na dapat sa iyo yung boto. Lamang ka na doon. Kasi ang nakita kong nag-separate sa inyo yung mga haymakers. Sobrang ganda ng mga haymakers mo dito. Sobrang lakas ng mga punchline mo, sobrang bigat ng mga punto mo. Kaso nga lang syempre, dapat maganda rin yung ender eh. Hindi mo lang naitawid yung round 2 sa tamang hantungan. Pero overall sana lamang ka na dito. Kaso nga lang nag-joke ka. Sayang, tang inang yan. Gusto ko sanang sa'yo na yung round eh. Sa'yo na dapat talaga yon. Pero dahil nga nag-joke ka, naka-apekto yun. Ang laking kabawasan nun. Diba? Sayang. Bibigyan ko, tang inang yan. Ang hirap, mahirap to. Bibigay ko na talaga dapat kay Chanel. Ito 10 points ko na yon. Kaso nga lang, hindi ko alam kung itatabla ko ba to. Or ibibigay ko ng 8 puntos kay Chanel kasi hindi ko rin, syempre finals to eh, kailangan yung mga ganung detail, mga ganung details maano natin, ma tawag dito, matimbang natin, 'di ba? So I can't decide dito kung itatabla ko 'yon or ibibigay ko kay Dave. Pero kung itatabla ko naman, sobrang unfair noon kasi malinis yung performance ni Dave. Si Chanel nagkaroon ng stutter. So siguro bibigyan ko to ng 8 puntos para kay Chanel. Sayang, sa kanya na talaga dapat yon. So pero dahil nga nag choke siya doon, nawala siya bigla, bigyan natin ng 8 puntos kay Chanel. So ayun, 10-9, 19 points para kay Dave. Sayang, tang inang yan, sayang. 8-8 naman kay Chanel sa, hindi, 10-9 in favor, 10-9, 19 points para kay Dave, 8-8
para kay Chanel. So 1916 in favor of Dave Brownson and 2. Sayang 'yun. Kuwang-kuha na ni Chanel 'yun eh. Sayang. Round 3 pakinggan natin. Pero hindi pa naman tapos 'yung laban. Pakinggan natin. Mahilig daw ako mag-line bite. Sabi ng pabidang 'to. Nagmumukha lang naman akong line biter kasi kinakain ko mga linya nyo. Ang dami. Mukha lang. Round 3. Game. Game. Tinira ni Three Stars silang mag-iina. Sabay nagribat si Kumag ng ganto. At least kaya namin kumain ng 3 beses isang linggo. 3 beses? Isang linggo? Di ko yung kaya sikmurain. Akala ko ba si Ninong Ray ka pati yung pamilya mo di mo mapaghandaan ng pagkain. Nung sinabi niya yun, proud pa siya. Kaya yung misis, suklam na suklam. Dito sa padre di pamilya na ampaw. Pinapasabi na pala ng asawa mong si Shai, mahiya ka naman daw. Tang ina mo, Iboy. Wala kang kwentang tatay. Kala ko pa naman sa trabaho siya'y palaging hapit. Kung si Ninong Ray may 3 ways to cook, kayong pamilya pag kumain 3 times a week. O baka manumbat sabihin, kung makapagsalita palibasa binata, wala pang binubuhay. Agaran ko naman niyang aaminin. Wala pa nga akong binubuhay, kaya patay ka sa akin. Kung magcha-champion ka sana dito, may pambili na kayo ng masarap na ulam. Kaso di ako papayag. Bahala kayong magutom, mainis ka sa akin, gago. Wala ka ditong makukuha na 10K, parang pangako ni Cayetano. Chanel! Anak mo yun, di ba? Gusto ko lang na malaman mo na yung tatay mo bugok na swapang. Gusto siya lang tumataba kaya sa pagkain at gatas mo nakahasil kayo. Pero dahil mamamatay ka na sa gutom, di ko alam kung mapapanood mo pa yung battle na to. Oh, baka sabihin ang sama-sama naman ni Dave Denver. Pati bata din namay sa battle. Puta grabe siya, Chong. Eh ako nga bata pa rin pero gustong gusto niyong mapatay. Ano pinagkaiba nun? Kung mangyari man lahat ng sinabi ko dito, karma mo na yon. Matauhan ka sana, wag ka dyan tanga. Dapat nga di ka na sinasabihan, kailangan paalalahanan, pabayang ama. Uy. Kailangan. Pero change topic na nga. Mga naiinis ka na. Baka mapikon to pre. Bumalik naman tayo sa bars, parang nakulong ulit. Di ba tawag mo sa amin, taga-bundok? Pues okay lang, kung dyan naka-base yung script. Dagaguhin ka lang naman itong taga-bundok, tawag doon nature trip. Oh, nature trip. Siyempre, kaya ko pa rin iugnayan sa laman ng sulat. Kita niyong magaling ako dyan, tol. Alam niyo naman yun. Kaya content na sa usapan, panigurado na kampyon. Kahit anong gawin mong pag-aangas dyan sa laro ng salita, di mo ko kakayanin. Mahina ka para sa akin. Ganyan magyabang tong taga-bundok, sariwa yung hangin. Ikaw, grabe. Lumabas lang lalo yung baho mong tinataglay. Dito sa labang to, tumalo ka na nga ng taga-binangonan, pero anong binangon ang pangalan mo? Wala ka binangon na pangalan mo. Wala ka na i-contribute na maganda dito sa liga. Kaya dapat ka lang nailaglag. Pero kahit na ganun, para sa'yo pa din tong shot kahit wala ka na iambag. Maka kasing takam na takam ka na uminom. Mas bibigyan kita ng tama na maganda. Total tapos ko nabigyan ng shot yung dope kaya susunod ka na sa kanya. Palagi mong kina-call out si Blaser. Umaasta pa na bigatin. Eh kundi lang naman naluto yun kay Apollo, malamang kami yung nagtapat nun sa finale. Bukang bibig niya lagi ay Blaser. Kala mo naman talaga may ibubuga si pare. Panay siya blah, 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 puta wala naman sinabi. Kakatawag mo dun sa Blaser, nagkamali ka na ng bulong mo dyan sa hangin. Kaya ngayon ka mapapatid. Lagay mo alanganin. Magmumukhang si Blaser tong kaharap mo kasi tong di lang mapanganib. Ganyang bumara, hindi yung tawagin nyo kung nawas art, puro kahayupan na sa barko. Bago yun. 2022 na, wino-wordplay mo pa rin yung barko sa barko. Idol mo ba si Dats? Kala mo ang bagsik na mga linya mo panteg, puro nasa isip na barko. Yun lang yung nag-sink. Uy!
galing, galing. Utak mo may diferensya. Yung buhay mo, dito na yan magwawakas. Ngayong minaliit ko yung barko, kaya bangka yung lalabas. Sheesh! Noah's Ark, puro kahayupan nasa barko. Tigilan mo nga ako, iho. Masyado kang pabibo. Wala akong balak pasukin barko ni Noah. Wala namang kapares kahayupan ko dito. Ino mo? Sa bawat pagtatak at paglapat, ang dami ko nang na-amaze. Ginawang instrument yung triangle para mas maging matunog dito sa stage. Ikaw finalist ka na, pero di pa rin sila naniniwalang mahusay ka. Pinapamukha nila sa'yo na wala kang lugar sa mundo ng balagtasan. Dapat ka lang i-downgrade. Kaya anong silbi ng pagsakay mo dun sa Apollo? Nung sa kalawa ka ng battle rap, wala ka naman space. Woohoo! Masarili mo ang mundo, ikaw ay Rexman. Ako pang out of this world na yung game plan. Ito Space Jam, kaya di kami pwede i-compare niyan. O di ka pa pwede konsunugan. Kasi wala ka naman na ibibigay na apoy kada laban. Alam niya ng mga mapanuri. Habang ako pang Space Jam na, kaya sino sa atin yung panglumi? Ako lagi yung sinasabihan yung pandak. Maliit, masyadong mahangin. Di naman ako kaya itaboy. Eh alam naman natin, pag tinapatan ng hangin, tong maliit na bagay, kayang-kaya umapoy. Kaya kita nila kung sino sa atin pang sunugan. Bagay, sana bagay. Alam mo na yung aking pinipinpoint. Kasi ikaw nga dito yung malaki at mataba, pero di ka pa pwede pang big show. Jack Ryan is a fugitive. Okay, ang ganda yung bag... yung wordplay dyan sa bagay, no? Bagay na gamit, tsaka bagay na apoy sa uling, ganyan, baga, okay. Justice, run. Nanatiling sa amin ang kampiyonato at nakulong kayo sa bars at di na makalabas. Kaya ngayon, nag-back-to-back sa pinairal kong batas. Mula Ori Arundok, pinatay nang walang bakas. Ngayon burado na din tong channel, kaya tapos na yung palabas. Okay. Pakinggan natin yung round 3 ni Chanel, pero so far, kuwang-kuwa ako ni Dave dito sa round 3 niya. Sobrang ganda, sobrang lakas. Yung pinakapunto niya, mabigat. Mas malakas yung round 3 niya kumpara doon sa round 2 niya. Yung round 2 niya kasi medyo nakulangan ako sa mga malalakas na punto. Although meron pa rin naman, pero coming from round 1 kasi eh, na malakas, dikit-dikit yung mga haymakers. Tapos round 2, hindi ganun ka dikit-dikit, walang gaanong mga crowd reaction. So kaya sabi ko mas bumaba yun. Kaya pinuntos ako ng 9 yun. Ngayon naman, from round 2 na humina sa kumpara doon sa round 1. Sana nagigess nyo. From round 2 naman, mas malakas naman tong round 3 niya kumpara dun sa round 2 niya. Kaya para sa akin, perfecto para sa akin. Maganda, mabigat, malaman yung mga rounds niya, yung mga verses niya sobrang lakas. Mga pinupunto niya, mabigat, solid yung mga suntok. Para sa akin, Dave yun. Perfect yun para sa akin. Chanel, round 3, tignan natin. So final score, 29 points para kay Dave. Chanel, meron 16. Pakinggan natin. Let's go. Dito sa syudad, walang kapares kahayupan ko. Galing sa bundok, ang baho ng hininga mo, gago. Ang haba mo mag-rose, eh, no? 4-bar setup na naman. Yan lang alam mong style, gunggong. Para kang si Wally Bayole, eh, no? Isa lang alam mong posisyon. Kada rounds, 5 minutes, kaumay ka, walang sense, content mo, baduy, 5 minutes, craft, estudyante lang kasi to eh, dapat yung teacher na lang tinapat kasi wala akong matutunan dyan, sobrang smooth ng tapa ko sa stage, pwede pa mag-moonwalk, paano di naman rough yan, dinamay ko na naman puno nyo sa baras, for sure mga gagong to, mayabangan, panay cover nyo kasi sa 3, napilitan tuloy akong dagdagan kayo ng harapan. Pero star ka na din sa lugar nyo. Sa ganda ng run mo sa tournament, deserve mo yan, congrats. Kaso wala akong pake sa star parang Jay Black ngayong gabi itong tala sa finals laglag. Okay. Ako pa sasabihan mong support, samantalang nung battle mo kay Aaron, ninakaw mo linya ko. Pinadaan sa dots kasi mahina yung baga. Wala man lang credit stall. Tanginang yan. Eh ginamit ko na yun kay Arzon noong nakaraang finals.
Pati lyrics ni Gerald J. hindi niya pinalampas. Lesbian, tong nakasiping, walang tira. Ano itatanggi mo pa? O sige, lesbi ka na. Total, gawain mo namang umako ng rounds ng nabuo ng iba. Manang-mana ka kayo, Oxmag! Parehas kayong mag! Magaling! Rookie of the year! Tigas ng mukha mo, kupal! Oo, ikaw ay Man of Steel, pero di ka si Superman! Mm. Sabi ni Rayan, itong pandak na to magpapahirap sa akin. Si, sure ka? Eh, mas pinadali nyo lang daanan ko itong shirt! Cut na! Mm, short, cut na. Malakayatano lang, Dave! Denver, kaya huwag ka nang umasa, pagago! Di mo na makukuha yung 10K, parang si Alan na nga ako. Na nga ako. Alan na nga ako. Gusto ko nang sabihin na ang whack mo, Dave! Madali lang tong title shot, parang ransom sa Lemmy! Last battle mo na din to. Alam kong di ka na magpapakita at babalik, Denver, huwag ako. Kung may gusto man kaming makita ang mag-rap ulit, walang iba kundi si Bertong Panot. Baras, laban sa kayong ta. Address pa lang, alam nyo na. Di magsa-champion tong batang pinugay bilang runner-up, pwede pa. Address na mismo ng Alegway nagsasabi na ang karangalan sa kainta. Umuwi ka na. Nadali mo ko sa oras, boy, pero kung sinunod mo usapan natin, kawawa ka sa akin. Okay. Sayang, may malakas na mga bara si Chanel doon. Bibigyan ko ng credits syempre yung mga bara niya doon, syempre hindi naman pwedeng hindi, pero ang dami niyang slip ups, ang dami niyang mga poses, so nakaka-apekto yon sa performance niya kasi momentum na tas biglang mawala siya, tas banat na naman, tas nawala na naman siya, kaya yon. Para sa akin, all 3 rounds ni Chanel bibigyan ko ng 8 puntos. Pinakamalakas niya yung round 2, walang duda yon, pinakamalakas niya yun, kaso nga lang sobrang nadapa siya doon sa dulo at naapektuhan yung performance niya. Yung round 1, medyo may mga ano din, hindi rin naging malinis. Yung round 3 rin, hindi rin naging malinis. Kaya, all 3 rounds, siguro, kung overall, all 3 rounds, ibigay ko yun kay Dave, pero meron tayong judging sa scoring. Binigay ko, score is 888. Kay Chanel 24 points. Pinakadikit yung round 3, pinaka crucial yung round 2 kasi munti ko nang ibigay kay ano yon, kay Chanel yon, kaso nga lang nag-choke siya. So si Dave naman merong 10-9-9 yon. 29 to 24 in favor of Dave all 3 rounds. Dave. Finance and Tax and Poll, ang laban, Dave Templer, we're so clear. Mag-iyan sa Mabelas, panamuntan niyo! Maraming salamat sa sumama sa amin ngayon. Abangan niyo ang sunod na one-up tournament. Shoutout sa ating media palagi, Splice Wall, lagi natin mga kasama yan. Si Levy para sa one performances natin. Si Rick and Diana ng San Andres Mentality sa Riding Damage Shirt. Check niyo yan. Ang pangalawado! 9-0! Uy, 9-0! Ang daming judge! Kago! Ang daming judge! Shoutout ko lang sa mga tropa naniwala sa akin. Maraming salamat. Puerto Pasig, Pablito Pilipino, Masterpiece, Ali 16 Flagway, Batang Itim na nasa Reno. Maraming salamat. Congrats, Dave Denver. Sa dalawang sa pamahal sa naming MC Leo, sila dalawa natin na pare. Judges? Uy, mga pumusta, ayun yung 5K doon. Uy, Kiram. Ito na solid yung mga judges dito. So, kailangan natin yung makinig dito. Basta ang boto ko dito all 3 rounds, Dave. Okay. Sa laban na yun, sobrang hitbigan para sa akin. Sobrang init ng laban nila. Siguro lumamang lang sa performance ko si Denver. Kasi medyo mahaba yung rounds ni Denver. Pero binasa ko na lang din sa
sa punto na pasok doon sa time limit na 2 minuto, mas marami siyang nasabi doon yung round 1 para sa Marino na Denver. Yes. Although sumo versus sa time limit kay kay Chanel naman, kala ko makukuha niya yung round 2 pero medyo nagkaroon siya ng problema bandang huli. Yes. Ender din niya nasarado na maayos yung round niya, kaya para sa akin nahook pa rin siya ni Ender. At sa round 3 ganun din, nawala. Sobrang ganda ng laban, sobrang para sa akin iba yung laban na yun. Dikdikan talaga, pero mas nangibabaw si Denver sa laban niya, kaya 3-0 Denver. Okay, 3-0 press kami. Yo, ako pinag-touch na exclusive ang boto niya kay Ted Denver kasi solid daw. Okay, sorry. So, all 3 rounds kay Ted Denver. Ang reason ko lang para sa akin round 3 Ted Denver yung knock doon. So, time at saka sa mas unique na wordplay. Sa round 1 yun yung pinakadikit nila pero Ted Denver pa rin. Sa round 2 yun yung pinaka medyo nakakatawa na round kasi ironic yung mga binanat nila. Una si Dave Denver, sinabi niya na bobo mag-pronounce si Chanel ng Depot, pero sinasabi niya Chanel. So, nakakatawa yun. Then, pero ang point sa kanya, na-predict niya na mag-fake choke. Yun! Chanel. Eh, yung sinasabi ko, sa kung napanood niyo or narinig niyo yung sinabi ko na na-predict niya or na-anticipate niya na mag-fake choke si Chanel sa round. So, nagawa ni Dave yun. So, ito, pinupunto na neto. Which is nag-fake choke talaga, tapos ginamit. So, para sa akin, all 3 rounds, Dave Denver, and congrats sa kanilang dalawa kay Chanel, magaling na pinaka. Okay. Yan, all black. All 3 rounds para sa akin kay Dave Denver. Gusto kong bawasan ng point si Dave Denver kasi sumusobra. Sobra talaga siya sa time limit, pero kahit bawasan ko lang para sa solid yung mga round. Kala ko makukuha ni Chanel yung round 2. Chanel yung round 2. Yes. Slip-ups niya. Sobrang solid nun. Pero pagtapos nun, nagkaroon talaga siya ng major na slip-ups. Totoo. All 3 rounds kay Denver. Totoo. So, I think meron ako mga kapares ito. Mga pinupunto. Ayan, pares kami dito. Yo, Joe Gray, Shuttle Music. Boto ko sa Dave Denver din. Disclaimer muna. Kung susunod talaga tayo sa strict time limit, parehas din lang magbasa time limit na 2 minutes. Pero personal rule of thumb ko lang, pagka umovertime, as long as hindi siya dragging tsaka yung mga binibitawan nilang punches, hindi blank shots, tatanggapin natin yun kasi this is entertainment tsaka rock battle yan eh. Ganun yung nagnyari kay Dave Denver sa first round niya, strongest round niya yun. Yes. Clear sa akin na kay Dave Denver yun. Wordplay, punchlines, kumpleto. Nagpakita na maganda si Chanel doon pero hindi yun enough para sumabay sa round 1 ni Dave Denver. Round 2, yes. Binigay ko kay Chanel. Ito yung sinasabi ko na parang last part nung bat ng mga punches ni Dave Denver para sa akin. Humina yung round 2 niya compared sa round 1 and at the same time, hindi na ganun ka-relevant yung mga pinaka last part. So, yes. Pero kukumpara mo yun sa round ni Chanel yun and last round Dave Denver. Matic man, parang yun na talaga yung parang finishing round, dun niya na tinapos, pakita na maganda. Though, kahit 9-0 tong battle na to, hindi siya malayo, magkadikit siya. Magkadikit yung battle. Thank you. Okay, yo, ganda ng judgment niya. Siyempre, binoto ko, Dave Denver. Nung round 1, medyo nahabaan ako sa sa round ni Dave, pero kung yung rule medyo mahigpit siguro kung sinabi ng mga siguro minus points yun sa akin pero yun nga sa isip ko na lang kinat ko na lang pero mas marami pa rin pumasok na mga linya tapos yun nga medyo hindi ganun ka consistent si si Chanel. Tapos nung round 2 gusto ko sanang ibigay kay Chanel kasi malakas dominate niya yung, yes, totoo. Yung round 2 ni Dave kahit totoo. Medyo mahaba tapos banda sa dulo yun nawala. Nga nawala kaya yung mga puntos pinasok ko pa rin kay Dave. Tapos yung round 3, ayan, yung mga angle, tapos yung mga wordplay na ginamit niya, yung about dun sa taga-bundok na, yun, sa back to dun sa mga sinabi niya, yung pang-kampiyon, yun, tulad yun, nangyari na. Tapos napakadaming punches talaga, napakaraming wordplay, sobrang solid, kaya yun, deserve Dave Denver. Yo, that's shout out kay Splice.
Yung bumoboto kasi ako based per round, especially yung tournament. So yung round 1 ko kay Dave Denver yung malinis. So then yung round 2 ko, pwedeng tabla kasi nasa climax point na sana yes. Yung channel. The same energy shot na yun. Kasi si Dave Denver medyo humina. Consistency nandun, pero yung alam mo yun, yung impact at least, yung factor dun sa mga, syempre sa amin especially guys. So, para sa akin medyo humina. Wala yun. Yes. Third round, Dave Denver. Kita-kita kasi may stamp po si Chanel kahit makita naman natin medyo stuff siya din, post din, denyin niya na. Although mahaba talaga yung round si Dave Denver. So ginawa ko, kinakat ko talaga siya for 2 minutes. Kinakat ko siya kung anong pinaka-effective doon, kung anong pinaka-pasok niya sa time limit na sinabi niya din. Doon ko siya binibase. And yun, Dave Denver. Kita naman. Classic finals, Dave Denver versus Chanel. Binoto ko si Chanel, dinudge ko siya per round in the entirety. Sa tingin ko, nakuha ni Dave Denver yung round 1 at yun yung pinaka-clear na mag-decide para sa per round na judging. Yes. Round 2, nakuha ni Chanel yung momentum at nagkataon naman na yung kung irarank mo yung 3 rounds ni Dave Denver, parang yung round 2 yung list niya na yes. Na totoo. Sa ranking. Yes, totoo yan. So nakuha ni Chanel yung round 2 para sa akin. Round 3, okay. Masasabi kong parehas naman sila ng mga binitawan na mga kanya-kanyang angulo, kanya-kanyang techniques. Pero sa tingin ko nag-edge pa rin yung mga banat ni Dave Denver at siguro naging malaking factor o nag-matter talaga yung pag-give up ni Chanel sa round 2 lalo na finals to ng tournament. At isa yun sa mga masasilip na mga hurado para kahit paano mag-decision kung sino ang dapat ipanalo. So sa tingin ko nakuha to ni Dave Denver. Congrats sa kanilang dalawa, congrats FRBL. Yes, congrats FRBL. Yun na Aaron. Okay, may hindi na ako masyado nag comment sa mga judges kasi agree naman ako halos. Yan, yung mga sinasabi nila, nasabi ko na rin yun eh, sa inyo. So, balik-balikan nyo na lang. Triangulo, siyempre just to be fair, bumasi talaga ako sa mechanics, no? Sabihin natin, sobrang haba ng runs ni Dave Denver. So, ginawa ko kasi nag-pointers talaga ako. So, ginawa ko kung sino may minimal na time consumption. So, bumasa ako kay Chanel kasi nga mas maiksi yung rounds niya. So kay Dave Denver, nagtagpas na talaga ako ng oras kasi talagang mechanics talaga tayo once na final, since finals nga to. So yun nga, halos 3 points lang yung nilamang ni Dave Denver sa pagdating sa punchline. So ayun yung pinaka-pinanalo niya, no? Then pagdating sa linis ng performance, ayun nga, nakuha talaga ni Dave Denver. So, para sa finals talaga, Dave Denver, congrats pa rin kay Chanel. At yun, kita-kit sa next tournament na FRBL. Maraming salamat. Okay, so ayun, tapos na ang judgment. So, congrats FRBL, congrats sa atin, sa channel natin. Pang-anim na tournament na natin to guys. Within span of 6 months, July, August, September, October, November, December. So 6 months naka-anim na tournament na tayo na review. Bukod doon, may mga request ko yun na tinapos ko. So ayan na. Tapos na natin yung tournament. So mag-start na tayo sa mga request nyo. Nakalista naman yung mga request nyo. So by January hanggang 16 or 17 ata, puro request nyo yan. So kita-kits tayo sa mga request nyo, mga kumag. So excited na ako kasi yung January natin full na agad eh. Kasi January 17 hanggang 31, isa buhay 2020 yun. Yun yung iraran natin at yun yung pang-pito nating tournament. Kaya, kita-kits tayo. Congrats Dave, kayo yung second champion ng FRBL. So, baras pa rin ang nag-champ sa FRBL. So, Rafian and Dave. Sayang lang hindi ko natanong si Rafian nung nakita kami kung ba't hindi siya nag-defend. Si Dave naman, tinanong ko siya pero ang sabi niya, nakafocus siya sa pedestal 2 kasi kasali siya doon. So, yun, isa sa mga aabangan natin sa pedestal 2 si Dave. So sana kaya din niyang ipanalo yung tournament na yun, di ba? So ayun, congrats sa ating lahat. Congrats FRBL, congrats sa channel natin. Sabi ko nga pang-anim na tournament na natin to. So maraming salamat sa suporta. Balik tayo sa Flip Top at February, puro motos tayo. Namiss ko na mag-review sa motos kaya
yun, kita-kits tayo sa next review, mga kumag. Peace out. Congrats, Dave. Congrats.